Ngayon, sila din second to the last matchup para sino malaman natin sa ating grand finals. And here we go, Deal Maker. Naglabas ulit ng double poison touch na bakbakan. Ito na may maganda, naka-regenerator yung backlane dito ni ADRD. At meron din tayong Holy Prayer Guys Embrace dito na team for the side of ADRD. Kumbaga, aabot tayo ng ating Blood Moon, makakasustain dito si ADRD laban kay Dealmaker. Pero ang daming poison, yun naman yung kalaban dito. Sobrang daming poison talaga. Wall Gecko, kinuha agad dito yung ton. Tapos naglagay na din dito ng Green Thorns, possibly the Tricky or the Freezard. Nag-Freezard siya dito for the attack. Napakabilis nga naman talaga. Now, Dealmaker going in or ADRD going in with a Sakura, Tricky, Wall Gecko, Hatsune, Innocent Lamb, Post-Fight, and a Green Thorns of his own. Pwedeng-pwede din siya mang poison dito. Again, makikita natin yung backlane sila pareho eh. Pero I think ang gusto mangyari dito ni Dealmaker is pagpapasapasahan niya nga dito yung damages. Right now, yung strawberry dito ni ADRD is nasa harap plus the Anemone as well. Dealmaker right now, ADRD putting shields onto that backlane Axie. Going in naman tayo sa ating turn number 4. Kotaro, dalawa. Nandun ang ating Oranda, Nemo, and the Scaly Spoon. Pwede siya mag-defend dito. Pwede niya din i-risk yung Kotaro. Try niya kumuha ng energy ulit at the cost of damaging the opponents as well. Ito na nga, nag-Kotaro na nga siya. Magkaiba ba ang tatamaan? Magkaiba. Nakakuha pa na isa pang energy. Pwede pa siya mag-Kotaro ulit. Tingnan natin. Nag-risk ulit. That's gonna be one. Saan pupunta? Sa harap ulit. Napakaswerte nga naman. Dealmaker making a deal right now. Oranda susunod, 108. Meron pa siya dito Scaly Spoon and Nemo. Pwede niya gamitin niya dito yung Scaly Spoon. Nag-shields up na lang dito sa ating harap. Wild ah. Binabanatan at binabanatan na dito yung backlane ni ADRD. Wala pa nga tayo sa Blood Moon. Hindi niya pa naman maximize yung ating full potential in the backlane. Ngayon meron tayong Slice, healing everyone na back up. Meron tayong healing boost ngayon. Kailangan natin makita kung ano ba magiging move ni Dealmaker. Kasi sustain-wise, hindi niya kaya makipagsabayan dun sa ating late game. Kakayanin niya ba makipagsabayan with the Blood Moon? Wala silang possible heal masyado. Nakadalawang Tricky pa, dalawang Fizzard, dalawang Kotaro. Kumbaga, kambal tong backlane at frontlane eh. Oo. At wala talaga tayong nakikita possible na any way to sustain other itong than ating the mga Fizzard axis. Talaga. O, Fizzard lang talaga, yun lang. Tsaka yung Tricky, yun lang. Unlike dito, meron siya dito. Actually, ang ginagawa dito ni Dealmaker, pinapatay niya na agad yung harap para hindi para mabuwasan ng healing potential dito ni ADRD. Naku, bumunot pa yung dalawang strawberry. It's gonna be really hard para kay ADRD. Bumunot nga dito dalawang strawberry right now. Pumasok na din dito. Pumpkin, 52 ang shields dito ngayon ni ADRD sa ating harap. A Dealmaker naman dito, nakabunot na isang Sleepless. Abulot ng Inkling, pwede siya maglagay ng Jinx. Pwede din siya maglagay dito ng Daze. Nandyan din ang ating Scaly Spoon. Confused naman yung isa pa niyang nabunot na card dito. Grabe, ang daming situational moves here. Pero yun nga, no? Actually, pwede niya pa i-sustain tong front lane. Meron pa tayong strawberries na nabunot. Ang daming situations. Medyo buggy ulit yung ating buffs and debuffs interface. Nag-11 stack na ating regeneration. At titignan natin ngayon ang ating bakbakan sa ating patagalan. Kumbaga, matira matibay sa ating mainit na Blood Moon Curse battle between two players. What will be the case? What will be the game plan between... Actually, more on the side of Dealmaker eh. Kasi natry niya ang best niya makabanat, pero kulang yung team niya for damaging. Pinakamasakit niya atang damage dito, Oranda, hindi naman niya lagi nabubunot. True. Yung poison, hindi din gaano pa ka-effective kasi kina-cancel out ng healing. So, wala talaga siyang pan-damage at mapipilitan tayo pumunta sa turn 15, Blood Moon Curse, wherein hindi niya kaya mag-survive. Magiging 4v3 yung laban dito. And again, dito nga nakikita natin, Dealmaker, ito din yung same situation as the very first match ni Dealmaker and ni Patrick, no, wherein nag-heal up lang na nag-heal up, kahit ilang poison stacks pa nilagay ni Dealmaker doon, it just wasn't enough by the time it turned to turn number 15.
Now ADRD here going in, and doon ang ating strawberry. Napakadami niya ng strawberry dito. Kitang-kita natin doon sa dulo. Pero sobrang dami niya talagang cards lumalabas na dito sa ating screen. Wallgecko, Scaly Spoon, Freezard, Tricky, and isa pang Wallgecko dito. Gumamit ng Freezard. Puno pa din ng buhay. Wala siya nabunot dito na Green Thorns. Hindi niya madaligdagan ngayon stacks of poison ng ating ADRD. Naglagay ng taunt sa harap. Followed here by a shields up. That's gonna be 70 shield for Dealmaker. ADRD naman ang nakabunot dito ngayon ng Green Thorn. Meron din siyang Freezard. Nandiyan ang Scaly Spoon natin plus the Tiny Turtle. That's gonna be a heal up for ADRD. Medyo minimal lang naman. Scaly Spoon, actually, ang ginamit niya na dito is Green Thorns plus the end turn there. Dealmaker just keeps on going. Nandiyan na ulit ang Freezard natin. Kotaro, i-risk niya ba ulit yung Kotaro dito? Try niya ba kumuha ulit dito ng isa pang energy? It's gonna be 32, followed by another 34. Hindi pa enough yung makukuha dito ni Dealmaker. Pero may 2 energy pa siya. Pwede siya mag-oranda dito para patayin na for the last time yung ating front lane. Nandiyan yung Inkling as well. Pero hindi, parang ano eh. Wait, tatapusin niya na ba? Kaabutin niya na ba? Kasi kung tinapos siya, hindi na yung makakail eh. Kung hinayaan niya pa yan, yes, magro-rotate pa cards. Pero ito na, Inkling, as you said, hindi niya na makikil lang strawberry, babay sa'yo. Pero at least na-utilize niya pa yung strawberry cards na iwan sa kanyang kamay. ADRD ngayon, hoping and just waiting for the rain of pain ng ating Blood Moon Curse. This is it. Who will survive the rain of pain dito sa ating bakbakan here in this Blood Moon season? Here we go. That's gonna be turn number 15. Blood Moon is in. Andyan na ang ating mga lightning strikes na sumasakit at sumasakit habang tumatagal ang ating mga laban. Dealmaker, pumasok na ulit dito ang ating Tricky. Nag-heal up. Nandyan ang ating Nemo. Pasok din ang ating actually wait lang, may fear pala tong mga to, no? So basically pag umatake ngayon dito si Dealmaker, that's gonna be putting confused sa kanyang deck. That's gonna be taunt, pupunta na ngayon dito sa likod si ADRD. Nako! 122 HP remaining for the mid lane here. Kakasimula pa lang ng ating Blood Moon. Di pa ganun kasakit, mga kaibigan. Kakayanin pa ba ni ADRD to sustain? Nandito na tayo ngayon. Uy, ang ganda ng ginawa din niya. Kinuha niya yung aggro from the plant towards the back lane para magtuloy-tuloy yung kanyang healing galing. Ito naman din yung makikita nating tamang tactics. Ngayon kasimula pa lang, hindi pa ganun karamdam. Pero tuloy-tuloy na mararamdaman ni Dealmaker if pinatagal niya pa tong laban na to. Kanina pulado na ang kanyang plant. Bigla sabi dito ni ADRD, oops, teka lang Sir Chief. Hihil ko dito ngayon yung aking mid lane. Hindi ko hayaan mamatay yan. Tutuloy natin ang laban. Ngayon magkokotaro at mukhang hindi aabot sa dulo. Gawa ng taunt, isa lang ang tinamaan. Ngayon, nakakuha pa ng void. Ooh. Walang masyadong nagawa dito si Dealmaker in turn 18. Medyo sumasakit-sakit na dito yung ating Blood Moon. Kakasa na din dito si ADRD. Naglalagay tayo dito, possibly mag-green turns para tumulong na din sa ating Blood Moon damage. Pero pwede din naman tayo ito nag-Wallgecko, assuring na yung backlane yung babanatan. 60 na ngayon ang damage. Napakasakit. Tatlong pulado na ngayon si Dealmaker. ADRD wants revenge from what happened in the second game in day number 1. Nakapaghilap naman. Dalawa sa mga nabunot dito ni Dealmaker is confused. That means meron siyang less options to move here. That's gonna be 70 damage. Tanggal na ngayon dito yung mid lane ni ADRD. 3v1 situation. Pero the thing here is low on health na yung mga members dito ni Dealmaker. By this turn, mamatay na yung back lane dito. Matitira na lang dito is yung mid lane and yung front lane. Nakapaghila pa dito si Dealmaker or si ADRD, full on health pa nga. Tapos may natitira pa siyang strawberries just in case kailanganin niya yun. Grabe talaga. Napakadaming strawberry! Tinabi lang sa bulsa pala. Nakatago lang. God. Surprise! ADRD now going in. Actually, Dealmaker trying to put as much damage as possible. 5 HP remaining here for Dealmaker. This is gonna be the end. ADRD will be able to put Green Thorns, Wallgecko, Freezard, Tiny Turtle. Kahit ano dyan, patay si Dealmaker. ADRD! Ang ating Prominence Bird getting his first victory, getting his first vengeance
against All Might ang ating dealmaker. Talaga kung how they work, but they still work anyway. Yeah guys, ito na nga. Uy, match start na tayo. Game number 2. Labasan na ng mga beast. Sino mas maganda ang build? Will it be ADRD or Dealmaker? Mauna dito, Dealmaker, Innocent Lamb, Bopi. Ito na naman yung Paki. Zeal. Ito na naman yung Paki build ni ADRD. Tapos, sobrang daming Innocent Lamb, tapos pa, magiging Bopi, tapos magiging Cotton Tail, tapos bang, wala na. Yun ay makikita natin bakbakan talaga dito. Innocent Lamb. Ang unang ulit gagawin dito na ADRD, bubunutin niya lahat ng Cotton Tails niya. Ngayon, makakuha siya dito confident. Wow. Ronin, Innocent Lamb. Possibly mag-switch out siya dito. Ginamit na dito agad yung confident sa likod. Ayan na yung Zeal. Meron pa siya dalawang Innocent Lamb dito. Innocent Lamb, gagawin niyang Puppy. Innocent Lamb ulit. Meron pang isa. Naghihintay na lang. Anong gagawin niya? Puppy ulit, syempre. Na, wala na siyang energy. That's gonna be the end of the turn. Pareho sila nagsiset up lang ngayon. Pauna na lang talaga mag-set up. Parehong ano, Pangolin armor. Front lane mid. Tapos pareho Endless Anger back lane. Parehong naka-4 stack. Gigil na gigil. Pareho pang may possibility naka-confident. Ngayon, ang tanong talaga, sinong una makakaset up? Kasi pag nasimulan niya, nyari, backlane, awi-awi. Ang sakit ng ating little branch. 2 energy has been used. Pwede naman siya kumuha dito ng Cotton Tail para maisahan pa. Ang kailangan talaga dito, unahan pa tayo yung backlane. Boom! Naging 8 stack out of nowhere. Si tropang beast dito ni Dealmaker. 8 stacks of rage para kay Dealmaker. Napakataas pa niya. May confident pang nabunot. Gusto na mag-fury. Nag-fury na agad dito si Dealmaker. Hindi na ata papatagalin. Pero turn number 3. Nag-browning na lang siya dito. Actually, hindi pa din tapos. 5 seconds remaining. Zeal. Cotton Tail. Ay, teka lang! Paunaan na lang. Nutcracker aabot ba? Hindi umabot! Dealmaker! Nasayang yung fury. Ngayon, 6 stacks of rage para kay ADRD. Babawi. Babawi si tropa. Ayan na, nilagay na. Sasabihin ni ADRD, you should have went Fury for the head. You should have went for the head. Hindi niya pa napatay. Oh my God. May isa pang energy. May Ronin na dadating. Hahampas patay. Thanos na tanggalan likod dito ni Dealmaker. Pero hindi pa tapos dito si ADRD. Tinutuloy-tuloy niya pa din. The Fury God is still ongoing. That beast is still mad. Raged with Anger, that's gonna be 164 damage. Buhay pa din, pero low on health na ngayon dito yung front lane ni Dealmaker. Hindi pa umabot yung pampatay sa back lane. That was the moment. But Dealmaker missed. Ito na ang momentum ni ADRD. Wanting to go to the finals, pero hindi pa tapos ang laban. Meron tayo dito ng Fallen Longsword. Meron tayong shield. Pero hindi ka agad para sa ating Pangolin armor. Napailing na si Dealmaker. He knew what happened. Hindi inabot ng timer. Ano pang gagawin? May Cotton Tail pa tayo dito. Pwede pa tayo mag all out damage. May Puppy pa tayo na pwede ma-switch out. Ang dami pang possibilities and options here for ADRD. ADRD now going in with an Imp. 130, 115, nag-hair pa nga siya dito. 61 HP remaining. Siyempre, magro-runin na yan. Saktong-sakto, 62. 61 na natitira doon kanina na 1v3 situation tayo dito. That's gonna be double revenge cards. Tatlong revenge, apat na revenge. And that's gonna be another card. That's gonna be an Imp. Hindi pa din patay dito. Possibly going for the longsword. Ayaw pa sumuko dito. That's gonna be 6 HP remaining for that front lane. Siyempre, bakit nga naman susuko kung may pag-asa pa? ADRD right now, 4 stacks of rage na abunot ng Nutcracker, Goda, Ronin, and Imp. I think he has enough here. Oy, pero nakapangulin. Okay, may void na makukuha dito. Meron tayo dito nga, Shiitake dito sa ating harap. Mushroom trying to tone down yung ating energy count dito ni Dealmaker. Nakabunot pa nga ng void. Uy. So isang energy pupunta sa mushroom, isang energy para pampatay. Grabe naman talaga the hard sustain. Ang gumaganda naman sa pagkapatay ng front lane, revenge cards is inbound for this setup. Ngayon kailangan makakuha ng opportunity si Dealmaker. Ma one shot tong dalawang to.
Nakabunot din ng Void. Ayun lang. Ooh, ang sakit nga naman. Nine may stocks. Cotton tail puppy may pa. May cotton tail. Kukuha pa yan ng energy. That's gonna be the... Actually, nag-gauntlet na lang siya dito. Possibly going for the end turn here. Mukhang magsiset up na lang siya. Pinry damage niya lang ata. Yup, that is gonna be an end turn. Dealmaker, Drawing Imp, ang ating Nutcracker, and Dronin. Kahit ganito ang bunot niya, hindi yan magiging enough para pabagsakin yung mid lane dito ni ADRD. Wala na din siya pang energy. Ronin na nga lang daw. May dalawang puppy pero wala nang paggagamitan. ADRD now in the position of the kill zone. Sabi nga dito, you should have went for the head. Dealmaker had his chance. Ooh. But he didn't take it. Hindi siya umabot sa oras. Now ADRD will move forward to the grand finals.